Welcome back to my channel. A special shout out muna tayo guys kina Mitch Perrin TV, AC Song of Songs at Daisy and Donna Vlogs. Ayan. Pag-subscribe lang po. Salamat. Eto guys, magluluto ako ng lotus rot na lalagyan ko siya ng marinated minced pork. At habang niluluto ko to guys, isi-share ko lang tong binabasa ko. Ang ganda-ganda ng istorya niya guys. Gusto ko lang i-share sa inyo. Ang galing ng author nito guys. Eto yung kwento. Halos hindi ako magkanda ugaga sa gawain sa kusina. Sinabi sa akin ni Elano na may parating na daw siya na bisita. Tagadak ang pawis ko pero hindi ko yun inalintana. Ilang putahe kasi ang aking sabay-sabay na niluluto. Pero sige lang, wala naman akong ibang ginagawa dito sa bahay kundi ang pagsilbihan ang aking asawa. Ito mga nakaraang araw ay palaging na late kung umuwi ang aking asawa. Pagdating naman niya dito sa bahay ay bagsak ang katawan at agad na nakakatulog. Tapos paggising niya ay sa umaga ay maaga ding aalis. Although sanay na ako sa pagiging workaholic niya sapagkat isa siya sa mga nangungunang businessman sa buong Asia, ay hindi ko magawang mag-isip. Halos hindi niya ako tinatapunan ng tingin. Halos hindi na niya ako kinakausap. Pero sabi ko, iintindihin ko siya at alam kong pagod lamang siya sa trabaho. Maswerte pa rin ako kung tutuusin. Kasi pinaglaban ako ni Elano sa kanyang mga magulang na walang gusto sa akin. Sino ba naman ako sa tingin nila? Isa lang akong simpleng empleyado sa kanilang kumpanya na hindi inaasahang magugustuhan ng kanilang tagapagmana. Ayan guys, ito pa yung sunod nito. Panoorin nyo na lang yung ginagawa ko guys habang binabasahan ko kayo. Ginusto ko yun. Ginusto kong maging isang simpleng tao sa paningin nila. Maging ang aking tunay na pagkatao ay kinalimutan ko na para lamang sa lalaking aking minamahal. Isinakripisyo ko ang aking buhay para lang makasama si Elano. Elano pala yung pangalan ng asawa niya guys, hindi ko nasabi kanina. At sa ngayon, ay asawa na niya ako. Masakit man pero hindi ako babalik sa dati ako. Sa pamilyang aking tinalikuran, mayaman ang pamilya ni Elano. Kung kaya nung mga panahong nalaman nila na isa akong empleyado lamang ng kanilang kumpanya, ang babaeng napupusuhan ng kanilang anak ay kaagad silang tumutol. Hindi ko pwedeng sabihin kung sino ako, sapagkat ang aking ama ay tuto sa pag-iibigan namin ng aking asawa. Minsan akong kinausap ng aking ama, isang tao lang daw ang gusto niya para sa akin na pakasalan ko. At yun ay walang iba kundi ang batang-bata na vice president ng bansa. Pero sadyang sutil ako. Mula pa noon ay hindi nalantad sa publiko kung sino ako. Ang tanging alam lang nila ay merong nag-iisang anak at tagapagmana ang aking ama na siyang ikinatuwa ko. Mayaman din pala itong babae guys, pero hindi niya nilantad yung tunay niyang pagkatao. Namimiss ko na ang daddy ko, pero gumawa ako ng isang bagay na ikinasama ng loob niya. Sinaway ko siya at piniling magpakasal sa anak ng pamilyang hindi niya gusto. Itinakwil niya ako at malugod ko yung tinanggap. Tinanggap ni Elano kung ano ako. Nagpakasal kami na walang kahit
ni isang kamag-anak na lumalo. Ang lungkot naman, no? Kinasal sila na sila lang dalawa. Ismid panunod siya at taas kilay ang mga taong nakasaksi sa aming pag-iisang dibdib, lalong-lalo na ang magulang ng asawa ko. Ipinilig ko ang aking ulo sa pagbabalik tanaw na iyon. Espesyal para sa akin ang aming kasal ni Elano, pero ayaw kong alalahanin ang araw na iyon. Naglatag na lamang ako ng plato sa mesa. Masyado nang napapatagal ang aking pagluluto. Ilang saglit pa ay dinig ko na ang pagdating ni Elano. Batid kong kasama niya ang bisitang kanyang sinasabi. Dali-dali naman akong tumungong lumabas sa kusina at tumungo sa sala upang sila'y salubungin. Bahagya naman akong nahiya sa kinakatayuan ko sapagkat nanlisik ang mga mata ng bisitang tinutukoy ng aking asawa. Walang iba kundi ang kanyang ina. May kasama itong matangkad, sopistikada at napakagandang babae. Hindi pa ako makapagsalita ng lagpasan na nila ako. Napayuko na lamang ako at nakikita ang aking kasuotan. Hindi ako nakapagsuklay, basa din sa pawis ang aking mga damit. Para naman siyang katulong, guys. Nasaktan ako sa inasal ng aking asawa. Kung dati ay siya ang nagtatanggol sa akin sa kanyang ina, ngayon naman ay parang nagkakaisa na sila. Napabuntong hininga na lamang ako at pakunway pumanhik sa hagdan. Hindi ako bobo para hindi maisip na hindi nila gusto ang aking hitsura. Napaka-martir naman ni ano tong babae. Pero hindi pa ako nakapagpanhi nang marinig ang pagtawag na iyon ng aking asawa. Risi, sigaw niya at dahilan kung bakit ako napahinto. Napalingon ako, ibinaba kung saan nakatayo si Elano. Napangiti naman ako at humakbang palapit sa kanya. Nang tuluyan ng makalapit ay hinila niya ako at patungo sa dining kung saan naroon ang mga pagkain niluto ko para sa kanila. Mahigpit ang pagkakahawak ni Elano sa aking palapulsuhan. Ngunit hindi ko yun pinansin. Kailangan nating mag-usap, saad niya sa akin. Giya ng aking pag-upo sa pagkaharap ng upuan na magandang babae yun. Naupo na lamang ako at hindi na makapaniwala sa inasta ng aking asawa. Bakas naman sa tuwa sa mukha ng ina ni Elano nang makitang halos kinaladkad na ako ni Elano sa kanila. Ang mas ikinasama pa ng loob ko ay imbes na ako ang tabihan ni Elano sa hapag kainan ay pinili niyang tumabi sa babae ngayon ay nanunuya ang tingin. Oh my God. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Alam ko na ang mas banaag pa sa sikat ng araw na hindi kita gusto, Rizel. Ngunit wala akong magagawa noon sapagkat mahal ka pa ng aking anak. Taas noong saad ng ginang. Pinakita talaga, guys. Anong ibig niyang sabihin? Ngayong nakahanap na siya ng babaeng 10 beses na mas nakakalamang sa'yo ay nag-uumapaw ang tuwa ng aking dibdib. Alam mong hindi ka karapat-dapat sa aking anak. Isa ka lang hamak na empleyado na ngayon isa na lamang walang kwentang asawa. Nagitla ako sa halos hindi magawang magsalita. Ang sakit ng mga katagang binibitawan nito sa akin. At ang aking asawa ang inaasahan kong siyang magtanggol sa akin ay hindi rin nakaimik para
upang kontrahin ang sinabi ng kanyang ina na siyang lagi niyang ginagawa noon. Napalunok ako. Walang-wala kang kumpara kay Patrice. Patrice ang pangalan ng babaeng kasama ng asawa niya at ina niya, guys. Talagang mataas ang narating ni Patrice. Sabay ni tingin nito sa gawin ng babaeng nangangalang Patrice. Ang babaeng ngayon ay katabi ng kanyang asawa. Mula noon ay siya ang gusto ko pa para sa aking anak na kay Elano. Bukod sa maganda, ay magaling din siyang businesswoman. Sa batang edad niya ay nakatanggap na siya ng iba't ibang parangal sa larangan. Hindi na natuloy ng sinabi ng matandang babae dahil nagsalita na si Racy. Diretsuhin na lang po ninyo ako. Wala akong pakialam. Napahinto ako sa pagsasalita ng naramdaman ng malamid na likidong dumapo sa aking mukha. Si Patrice iyon at tinapunan ako ng juice. Ayan guys, dito ko muna tatapusin yung binabasa ko. Itutuloy natin sa susunod na sa content ko na naman. Ayan, sana naintindihan ninyo yung binasa ko, guys. At ayan na nga, guys. Patapos na ang aking niluluto. Ayan na. Ang pangalan nito is, guys, Lotus. Na binuil ko muna yung Lotus. And then, yung minarinate ko na na minced pork. Pinalaman ko yun, guys. Tapos, prinito ko siya. Ayan. So, sana guys, patuloy pa rin kayong magsubaybay sa kwento na papasahin ko. Maganda siya, guys. Parang trinato nilang katulong yung asawa. Basta nakakasad talaga itong kwento na to. Ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat at saka sana patuloy pa rin kayong mag-support sa aking vlogs. Ayan na yung finished product natin, guys. Ayan, masarap siya, guys. I-dip lang ninyo sa mga preference ninyong mga dipping sauce. Ayan, kahit anong sauce na pwede ninyong pag sa usawan dyan, guys, masarap yan. Ayan, hanggang sa muli, guys. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-like, share, at i-hit ang bell notification para lagi kayo updated sa susunod pang video.